Panginoon, pakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Juan Pablo Ikalawa ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isayin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya.
Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o tagaibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ampo'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang poon ay nagsasalita sa bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang nililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poon ay nagsasalita sa bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari iyaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan ni Yayaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang ay samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan,
tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong araw, pinagdiriwang din natin ang paggunita kay Pope John Paul o si John Paul II. No? At malamang marami sa atin buhay pa nung siya ay nabubuhay pa bilang Santo Papa. Sa naaalala ko, dalawang bagay ang pinaka-significant na naituro sa atin ni Papa Juan Pablo II. Unang-una, naituro sa atin ang buhay niya yung kahalagahan ng kapatawaran. Kung maalala natin, may nagbalak na pumatay kay St. John Paul II. Pero imbis na siguro pagsalita ng masama o ipakulong o kung ano paman, pinuntahan pa ni Pope John Paul II yung tao na nagbalak ng kanyang buhay o nagbalak sa kanyang buhay, nagbalak na patayin siya at sinabihan niya na pinatatawad niya na ito. So imagine, ganun siya kabait at ganun kalaki yung kanyang puso para magpatawad nung taong mismong nakasakit sa kanya. Pangalawa, maalala din siguro nating lahat na bago mamatay si Papa Juan Pablo, nagdanas muna siya ng maraming paghihirap. Kasi yung naging sakit niya ay Parkinson's disease. So yung pag meron kang Parkinson's disease, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita. And in fact, noong huling, I'm not sure kung Christmas ba yun o Easter, noong huling pagdiriwang na yon, meron sana siyang message, pinilit niyang magsalita pero hindi na siya nakapagsalita dahil sa hirap na kanyang nararamdaman dahil sa kanyang sakit. Pero tinuturo noon sa atin yung kahalagahan ng pagtitiis. Yung kahalagahan ng pagtitiis at yung pagtitiis niya na yon o dahil sa pagtitiis niya na yon, nakaisa niya ang ating Panginoon, ang Poong Hesus Nazareno, sa pagtitiis ng ating Panginoon sa krus. Sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin kung paanong pinapaalalahanan tayo na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At makikita natin sa buhay ni Juan Pablo II, talagang naging handa siya sa pagsalubong ng ating Panginoon. Talagang buong buhay niya o buong buhay niya bilang Santo Papa, lalo na yung hanggang doon sa may bandang huli, talagang naging handa siya sa pagdating ng ating Panginoon sa kanyang buhay. At ito din naman yung mensahe sa ating lahat ngayon, maging handa, dahil hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon sa buhay natin. At sa buhay natin, ang totoo niyan, marami naman talagang hindi tayo sure, di ba? Maraming bagay na hindi naman talaga natin sigurado. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo masigla. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo masaya. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo malusog. At hindi natin sigurado kung hanggang kailan tayo buhay. Pero isang bagay ang sigurado, sa ayaw natin at sa gusto, darating ang Panginoon sa buhay natin. At pag dumating yung araw na yon, alam natin kung ano yung pagdating ng araw na yon. Pag dumating na yung araw na, kukunin niya na tayo.
Kaya nga ang hamon sa atin at tanong din sa atin, pag tayo ba anytime kinuha ng Diyos, ready kaya tayo sa pagsalubong sa Kanya? Ready kaya tayo na sumama sa Kanya? O baka naman sa iba tayo mapunta? O baka naman iba ang sumalubong sa atin, hindi ang ating Panginoon? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging handa sa pagsalubong sa pagdating ng ating Panginoon ay yung ibig sabihin nun na lagi tayong nakaugat at nakaugnay sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso na dati hiwalay sila kay Kristo. Pero ngayon, sila ay kaugnay na ni Kristo, na dati ang mga Hudyo at mga Griego, mga pagano, ay magkakahiwalay dahil sa kanilang pananampalataya at kultura. Pero dahil kay Kristo, napag-isa sila sa pananampalataya. Diba, parang tayo din mga deboto yan ng Jesus Nazareno. Iba-iba yung pinanggalingan natin, iba-iba yung pinagmula natin, pero tayo'y pinag-iisa ng ating debosyon. Tayong lahat na naririto, pinag-isa ng debosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Pero hindi lang tayo at kapwa natin yung pinag-iisa ng Diyos. Dahil unang-una, tayo at Siya ay pinag-iisa Niya. Tayo ay pinag-iisa ng ating Panginoon sa Kanyang sarili. Kaya nga sa Misa, tayo ay nagkukumunyon. Kaya nga sa Misa, tayo ay nakikinig sa Kanyang salita. Kaya nga sa Misa, pinagninilayan natin ang Kanyang salita at buhay. Dahil ang mga iyon ay paraan ng Diyos para tayo ay patuloy na makaisa Niya. At sa pang-araw-araw nating buhay, siguro hindi natin nararamdaman o nararanasan, pero araw-araw o bawat sandali ng buhay natin, gumagawa ang Panginoon ng paraan para tayo ay makaisa Niya. At kung mananatili ang pakikipag-isa na ito ng ating Panginoon sa atin, makasisiguro tayo na kahit anong oras tayong kunin, kahit anong oras tayong bisitahin, at kahit anong oras dumating ang Panginoon sa buhay natin, magiging handa tayo. Mga kapatid, isa lang naman ang mensahe ng ating Panginoon ngayon. Malinaw na malinaw, maging handa sa Kanyang pagdating. Sa mga sandaling ito, hindi natin alam, o siguro hindi ko alam, kayo lang ang nakakaalam, ang bawat isa lang sa atin nakakaalam, kung talaga bang handa tayo sa Kanyang pagdating. Pero ang paalala sa atin, maging handa tayo. At paano tayo magiging handa? Lagi tayong umugnay sa Kanya. Lagi tayong dapat nakaugat sa Kanya. Lagi dapat tayong nakakaisa sa ating Panginoon. Sa ganong paraan at sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya at pakikinig sa Kanyang salita, pagsunod sa Kanyang utos, tayo ay laging nakakaisa ng ating Panginoon, tayo ay laging nakakonekta sa Kanya. At kung lagi tayong nakakaisa Niya, kung lagi tayong nakakonekta sa ating Panginoon at nakaugnay sa Kanya, makasisiguro tayo na tayo ay laging handa sa Kanyang pagdating. At kung ganun, magiging maayos, magiging masaya yung pagsalubong natin sa Kanya, katulad ng pagsalubong ni San Juan Pablo sa Kanyang Panginoon at sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari,
naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Iyong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumaunaway, magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si Juan Pablo ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan,
Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Pablo Ikalawa, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa amin.
amin ipadama. Patubay ng pahihirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at amis ng laukang kaaya-aya. Panag ng aming puso sa amin lumalaw ka. Kalinga mo ang takpuhan saling pag-aanin. Minamahal kong kandungan sa hapis kami ang uwin. Inanag ng aming puso sa amin manahan. Ipulot mo sa amin kapayapaang wakas ang iyong gantimpala't mana. Pangako mong kasarinlan ang bunga ng pagkanta. Hindi kaya magpakailanman. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita mamayang gabi ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalap sapagkat puspos nito si San Juan Pablo Ikalawa sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, araw ng aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.